sa mga kalsada't iskinita, kahit pa sa mga bahay-bahay. Ito ang maririnig ngayong ingay. Mula sa usong-usong ngayong laruan na nagkalat na itinitinda sa mga bangketa, ang makukulay na toy clackers o kung tawagin, lato-lato. Pero gaano katotoo na may mga pagkakataong dahil sa lato-lato, may nadisgrasya? Pag natatamaan, sumasakit. May nauuso raw ngayong laruan para sa mga bata. Ang tawag, lato-lato. Pero may kaakibat daw na peligro. Ang lato-lato may dalawang bola na pinagdudugtong ng tali para itong batong pinag-uumpog pataas at pababa ng walang mintis. Masakit sa tenga. Panganga ko sa kanila. Dito sa Barangay 160 sa Caloocan, ang patagalan sa pagpapatunog ng lato-lato idinaan sa kompetisyon paandar ng vlogger na si June. Nakita ko kasi yung mga bata, may mga dalang ganyan. Pinaglaro ko. Nito lang Webes, pinagharap-harap ni June para sa isang rematch ang ilang mga manlalaro na record holder na raw sa nauna ng isinagawang lato-lato competitions sa kanilang lugar, sina John Mark, Cyrus at JC. Go! Sa kanila raw tatlo, si Cyrus ang unang natutong maglaro ng lato-lato. Ang gamit niyang laruan, nabili niya sa halagang 40 pesos. Isa po ako sa mga unang naglaro ng lato-lato. Wala pa po ako nakikita ng iba naglalaro. Champion! Ang record ni Cyrus nasa halos 18 minutes. Muwi sa bahay. Manalo ako 100. Weh, bakit? Naglaro ako lato-lato. Maliit o malaki ang achievement ng anak mo. Proud ka siyempre sa anak mo. Ang 11 anyos na small but terrible namang si JC, minsan naman na raw nakapaglaro ng lato-lato na mahigit doble sa record ni Cyrus. Umabot ng 41 minutes. Proud na proud po ako. Kasi di ko po akalain na magagawa niya po yung ganun. Wow, galing ng anak ko. Ang diskarte niya nung una para hindi tamaan ang kanyang braso ng bola, binabalutan niya ito ng tela. Hindi masakit pag tumama. Tricks ko po bago matutunan. Pero sa kanilang tatlo, ang may kumpiyansa talaga, ang 13 anyos na si John Mark. Ilang araw lang po natutuwa ko, mga isang linggo. Ang kanya raw kasing record, wala pang sino mang nakakabasag. Tumagal ng halos isang oras. Feeling ko sa buong Pilipinas, ha, si John Mark na yung pinakamatagal. Naiyak kasi ako dahil siyempre, hindi ko naman sukat akalain. Tumagal ng 59 minutes. It is a form of exercise. Madaming mga benefisyo din naman. Tamang coordination ng ating mga mata at yung sa utak natin, makaka-form din ito ng mga muscles natin. Pero sa kasarapan ng paglalaro, si Cyrus nawala sa focus nung sa ikawalong minuto, pumalya ang ikot ng kanyang lato-lato. Nangangalay na po. Hanggang sa ang natirang sina John Mark at JC, inabutan na rin ang dilim. Maya-maya pa, si JC nahigitan na ang 41 minutes niyang record. Si John Mark naman, beast mode, nalagpasan na rin ang 59 minutes niyang personal record. Wala pa ni isa sa kanila ang pumapalya, kahit na halatang parehong nangangalay na. Ang mga ina ni John Mark at JC, todo suporta. Ba't yun ayaw na? Dahil intense ang laban, si June, dinagdaga ng twist ang laro. Nariyang pinapikit ang mga player. Pikit mata, pikit! At pinataas ang kamay. O, taas kamay! John, John Mark! Yan! Pero wala pa rin natatanggal hanggang sa pinataas na rin ang kaliwa nilang paa. Taas sa paa! Oops. Sa ika 1 hour and 21 minutes, si JC... 1 minute and 21 seconds. Oops, oops! Sumayaw na si JC! Sumasayaw si JC! Oh! Oh! Tuluyan ng natalo! Ba't ka naiyak? Kasi po may pa-chocolate pa si Mama. Kasi po nangangalin ako. Nagawa mo yung best mo. Ba't ka na umiyak?
Samantala, si John Mark tuloy ang laro pero sa kanyang 1 hour and 29 minute mark, tuluyan siyang tumigil. Champion! Masaya ako na nanalo ako. Itong nagiging fun na laro na to, no, actually it emits a positive emotions. Nagiging masaya ka, lalo na kung bata. Bilang isang magulang, magkakaroon ka rin ng restrictions. Hanggang dito ng anak. Kung ang kanilang mga ina, suportado sila sa paglalaro ng lato-lato, may iba na halos isumpa na ang laruang ito. Katulad ni Jessa May, hindi na raw hahayaang maglaro pa ng lato-lato ang 6 na taong gulang niyang anak na si Minho. Dahil matapos tamaan ang bola ng lato-lato sa braso si Minho, siya'y nagkapasa-pasa ang lato-lato. Pasalubong pa naman daw ni Jessa May sa kanyang anak. Wala pong nagturo sa akin. Na-enjoy ko po siya. Napansin daw ni Jessa May na ang bola ng lato-lato masakit, lalo na kung tatama ito sa balat. Hanggang sa tamaan niya na ako, ginawa ko, nilagay ko siya ng karton. Kung naglalaro na siya, tumatama talaga sa karton. Pag natatamaan, sumasakit. Hanggang sa ang pasa sa kanang braso ni Minho, tuluyang lumaki. Nababahala ko kasi meron siyang problema sa dugo. Anemic, mababa yung dugo niya. Mabilis din siyang magkapasa. Cold compress, yun lang naman din ginagawa ko. Pwede kasi tayo magkaroon ng bruise. Pwede din kasing mag-cause ito ng mga slight fracture, lalo na kung mga bata ang gagamit ito. Pwede din kasi itong magkaroon ng mga problema sa ating maugat, lalo na pag direct hit. Kaya para hindi na raw maulit pang nangyari, dinis patsa na ni Jessa May ang lato-lato. Hindi porket uso is makikiride tayo. Maging mapanuri sa lahat ng bagay na ibibigay natin sa bata. Kasama to dun sa mga high risk na laruan. Dapat talagang nakamonitor ang mga nakakatanda sa mga maglalaro nito. Kahit na sinong tatamaan yan ay masasaktan at magkakaroon ng damage sa katawan. Sa beginner, magandang lagyan na natin talaga ng protection yung ating kamay. Ano? Bakit dito? Kasi yung length ng toy, dito ang bagsak eh. Katulad ko, hindi naman ako expert. Oh. So doon talaga ako. Oh. Ang tendency tatama talaga dito. Pinaka-harmful ay yung tatama dito sa mga bukong-bukong natin. Oh. Ang ginagawa nila, kinakat nila ngayon. So pag niliitan nila, hindi na masyado tatama rito at controllable na. Ang paksa tungkol sa paglalaro ng lato-lato para ring nakagitna sa dalawang nag-uumpugang mga bato. Ligtas nga ba o delikado? O depende sa naglalaro nito. Hindi masamang sumabay sa uso basta't mag-ingat para ang paglalaro ng lato-lato hindi mag-iwan ng pasa-pasa. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.